Noong unang panahon, isang lalaki na may dalawang anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman pwede kang tumulong, pagod na kasi ako. Ayoko! Naumpisahan mo nang maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon at panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho. Kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng dalawang anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Mag-ingat ka. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho. Habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini. Maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ang aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay, okay lang. Kailangan mo ng tulong, kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini, magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghurno. Salamat, iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong, kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po, pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong, tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot, ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito.
Anim lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ikapitong silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang anim na silid araw-araw. Sa loob ng isang taon, hindi siya pumasok sa ikapitong silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ikapitong silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, anuman ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang anim na kwarto, at iyon nga ang ginawa ko, dahil iyon ang inatas niyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ikapitong silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagbukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata. Uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dating niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon. At nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas, makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perlas siya, sa akin esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binipini. Maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko. Ang dumi-dumi mo. Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang, di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay.
Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, iha, hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa 7 silid. Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa 7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ang tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. Ah! Aray! At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad, hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinuwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oh, kapatid ko, ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay. Addis Ababa.